Taxpayer kong minamahal. Magandang araw po sa inyong lahat at pag-aralan ho natin ang proper way, okay, ng paghawak ho ng tax cases. Ayan. So, nagkakanda ko ako ng klase para dun ho sa mga gustong magkaroon ng hanap buhay para ho sa mula sa taxation, hindi para sa taxation, okay? Kanina, naliligo ako, pumasok sa isip ko na, ano ba itong tax code na to? Ayan. Sino ba gumawa ng tax code? The tax code is created by careless people. Hindi pinag-isipang maigi, kaya napakadami ho ng loopholes at napakadami ho ng problemang idinudulot sa taxpayer. At ang nagbibigay ng problema sa taxpayer, yun hong minority. Sino ho yung mga minority? Kabilang, yung BIR officials, number one, nagbibigay ng problema. Because, hindi ko rin masisi yung mga BIR officials, they are all untrained. Wala hong ospital para ho sa mga BIR officials, wala. Wala ho rin eskwelahan para sa mga taxpayer para maintindihan ng maigi. O para sa mga senador o congressman, maintindihan yung paano ba dapat i-handle ang taxation. Nakakalungkot to ang taxation sa Pilipinas because it was created by people who are careless. Number two, it is being implemented by people in the government who are incompetent and also who are corrupt people. Mas maraming corrupt eh. So, pag-usapan natin yung isa sa mga corruption activity nila. Ito po yung corruption activity ng BIR. Makikita nyo ho yan sa assessment. Actually, pag wala hong assessment, wala namang corruption eh. So, ano source ng corruption sa Pilipinas? Eh, di yung BIR assessment. Pag tinanggal natin yung BIR assessment, walang corruption. So, kaya ayaw nilang matanggal ang BIR assessment. So, pag-usapan natin. So, we have to live with that. May corruption because may BIR assessment. Hindi lang. Ang isa pa sa sources ng corruption, yung financial statement. Pag-usapan din natin sa araw na to yung financial statement. At ito pong 50% surcharge. Para ho sa mga bago ho rito, kung gusto nyo hong ituloy ho natin ito, bibigyan ko kayo ng Google link para ituloy ho natin yung pag-aaral na to. Wala ho kayong babayarang sa akin, libre ho ito. Para ho kayo masama sa klase is i-click nyo lang ho yung like button or mag-comment kayo kung ano gusto nyo i-comment. At padadala ko sa inyo, ipi-PM ko ho yung Google Meet link. Okay? So, ang pag-uusapan ho natin is in general, ito hong 50% surcharge and in particular po ay yung pong financial statement which is isa ho sa sources ng graft and corruption ay ang incomprehensible financial statement. So, kung meron ho kayong tanong at mga comment sa akin, i-type nyo lang ho rito at nababasa ko ho yan, babasahin ho natin sa araw na to. Umpisahan ho natin yung idinudulot na anxiety ng 50% surcharge. Unang-una, ano ba ibig sabihin ng anxiety? Yun hong wala ho kayong peace of mind, anxiety. Hindi kayo makatulog sa gabi. Pag yan ho ay nangyayari na, meron na ho kayong mental problem. Meron ho kayong mental disease. At ang pinagmumulan ho ng mental disease ninyo ay yun hong BIR assessment. So, pag tinanggal nyo ho yung BIR assessment, matatanggal ho yung problem ho ninyo. Kahit anong inom nyong gamot dyan, paracetamol man yan o pain, anumang klase ng pain reliever, hindi ho yan magagamot. Kasi, andyan yung source ng problem. Ano yung source ng problem? BIR assessment. So, kung masosolve natin o mare-remove natin yung BIR assessment, masosolve ho natin yung sakit ng ulo nyo. So, huwag nyong ipalo sa pader yung ulo ninyo kasi hindi ho yan ang solusyon. Ito ho yung solusyon. Ituturo ko sa inyo. So, karamihan ho ng mga BIR assessment na natatanggap ho ng mga taxpayer, ito pong meron hong 50% surcharge. Ayan. Ito ho yung 50% surcharge. Makikita nyo ho rito. Ayan, itong 300.
Eh, multiply mo lang yun. Kahit, nandito si Ging. Lagi naman po nilang nilalagyan ng 50% charge kahit wala silang evidence of fraud. Yun nga yung ituturo natin dito, Ging. At, acclimation lang muna ito. Acclimation. So, ito po yung isang, pag nakakita kayo ng ganitong assessment, ayan, katulad doon ito, pinakikita ko sa inyo. Ito ho yung surcharge. Ayan. So, ito po yung 50%. Ito ho yung basic tax. Ina-apply ho yung 50% sa basic tax. Kaya, ang magiging product ho niyan, pag minultiply nyo, ay yung 654. So, ang suggestion ko, isa pa ho sa ituturo ko ho sa inyo, is ito pong, paano ba hawakan ang compromise penalty? So, ano ang benefits kung alam ninyo? Sabi nga ni Dalai Lama, madalas ako nanonood ng kanyang mga binabanggit. Ang quote niya, if you know the law well, yun ang sabi niya. Pag-aralan niyong maigi ang batas, yun ang sabi ni Dalai Lama. Kung kilala niyo si Dalai Lama, isa siya sa mga leader na lumalaban sa gobyerno ng China. So, kung alam niyo yung batas very well, okay, you can break it. You can break it. So, pag na-break mo yung batas, ibig sabihin, there is a benefit. Na sinasabi niya, there is a benefit sa inyo. So, tuturuan ko kayo na maintindihan niyo yung batas. So, isa sa mga ituturo ko sa inyo, mga ka-taxpayer kong minamahal, itong compromise penalty, dito lang, apat na kagad na topic yung pag-uusapan natin. Diba? Ito ho yung topic. Mahaba na ho yan. Isang topic lang yan. Napakahaba na. So, isa sa mga importante po na dapat nyong intindihin, ayan. Ano ba sir ang ibig sabihin ng final decision on disputed assessment? Maraming tao na hindi nakakaalam nito. Merong benefit ho na yung inyong assessment ay paratingin ninyo sa final decision on disputed assessment. Napakadami hong benefit na makukuha kayo dito. Yung iba kasi hindi pinararating dito. Doon pa lang sa umpisa, sa RDO pa lang, tinatapos na. Mali! Mali! Maling mali. Pero ako, kaya ko rin tapusin sa RDO level using accounting period. Kaya ko ituro. Gusto nyo na gamitin ang accounting period at accounting method, venue. Yung mga bagay na yan ay mga golden issue na pwede nyong gamitin in order to avoid deficiency taxes, accounting period, accounting method, and venue. Turuan ko kayo. Ha? At kayong mga nakikinig na vloggers, at saka yung mga maliliit na, kung kayo ay kumikita ng 9 million, kaya ko kayong pabayarin lang ng 1%. O, 90,000 lang babayaran nyo. 9 million. O, sobrang pera yan. Lumapit kayo sa mga tao ko, tuturuan ko kayo. Tuturuan ko kayo talaga. Walang bayad. Sinasabi ko na, walang bayad ako. Wala akong bayad, ituturo ko sa inyo. So, pag-usapan ho natin itong final decision on disputed assessment. Ito ang tawag ko kasi dito is storytelling. O, lagi ko sinasabi yan eh. Nakikipagkwentuhan ng BIR sa iyo. Okay. So, ito naman ang tawag dito is warning. Or what? Ang sagot dito is what is next? O di, sinasabi na sa iyo yung future eh. So, ang problem kasi sa future, ang binibigay ng future, anxiety. Lalong-lalo na kung questionable sa'yo yung future. Okay? Kung hindi mo alam, nakikita mo na yung future na darating sa'yo, pero hindi mo alam paano hawakan yung future. Kasi itong assessment is in a future tense. Yun ang dapat yung antandaan. Bakit? Bakit sa future tense? Ang liwaliwanag dito na sinasabi,
na may mangyayaring masama sa iyo. Ito 'yun eh. This is our final decision. If you disagree, you may appeal this final decision to the Court of Tax Appeals or the Court of or to the Commissioner of Internal Revenue to the request for reconsideration within 30 days from receipt thereof. Otherwise, the said deficiency tax shall become final and executory. That is the future. Ang dami mong choices. Number one is maging tanga ka. Huwag kang sumagot within 30 days. Yan ang katangahan. And number two, maging matalino ka. Mag-file ka raw ng appeal. Sinabi na sa'yo eh. Ang problem is, hindi mo alam kung ano yung kukunin mong options. What is the best for you? Diba? Tanga? O maging matalino? Intelligent? Non-intelligent? The problem, lagi, lies, is hindi nyo naiintindihan, hindi nyo makomprehend yung kalaliman ng sinasabi nitong for final decision on disputed assessment. Pero ang simple lang, sir. Dito lang kayo pupunta lagi. Yan. Sa details of computation. So, sa details of computation, ang una nyong titingnan, ito pong nasa ilalim. Ayan. Ito. Yan. Very important sa akin, ma. Sa akin. Sa aking paghahawak ng kaso. Laging dito ako tumitingin. Itong portion na to. Okay, bakit ko tinitingnan itong portion na yan? Kasi may benefit yan eh. May benefit. Nasa section 203 yung benefit. Ang right is nagpe-prescribe. Kahit ano yan. Ang right kasi is binigay ng batas. So, ang batas, binigyan ka ng right na merong expiration. Kumbaga sa pagkain, di ba? O inumin. O katulad nito, inumin, mainit na tubig yung iniinom ko. Kung hindi ko siya iinumin within 10 minutes, nalamig siya. So, hindi ko napakinabangan yung mainit na tubig. Lumamig eh. Ganon din to. Merong expiration. No? So, yung 50% na surcharge is pinahaba niya, pinoprolong niya yung problem. So, habang prolonged yung problem, sakit ng ulo mo. Di ka makatulog. Sleepless nights. May anxiety ka. Lalalim yung mata mo. Bakit? Yung may future na iniisip ka eh. So, kung tatanggalin mo yung future, wala kang iisipin. Di ba? Ganun lang kasimple. So, dito, napakaganda. Nung, actually, napakaganda. Isang eskwelahan na to eh. Ang daming pwedeng pag-usapan dito. Ayan oh. Isa, dalawa, tatlo, paggamit ng gross profit ratio. Unsubstantiated daw, oh. Ang ganda. So, pumunta ka ngayon dito sa details, ito maganda, itong hinahangaan ko to eh, itong kung sino man ang gumawa nito. In-establish niya yung authority. Diba? Galing yung aming power dito. Ang galing. Sabi ko, mahusay ito eh, mahusay. Tapos dito, present na nila yung mali. Oh, ito yung mali. Ibig sabihin, kung ito ginamit nila, ito rin yung gagamitin mo para makancel mo yung assessment. Inadvertise na nga nila yung mali eh. Ito mali. Oh, sinasabi ko na sa inyo, ito wrong. Ayan. Sino may wrong? Yung BIR. Oh, itong unsubstantiated. Eh, andali naman ito, sir eh. Ha? Binigay ko na nga kay Lenlen eh. Magaling na bookkeeper yan si Lenlen. O, Jocelyn T. De Vera. O, eto. Punta ka lang sa Court of Tax Appeals. Ando dun eh answer. Ito? Eh, kung ayaw mong pumunta, magbabayad ka. O, ito ng value added tax. Ang answer din, pang cancel. Ito, mali ito eh. The problem is, paano ko siya i-consider na mali? Paano? So, since ang topic ko nga pala ngayon is yung surcharge na 50%. Ito.
Eto. Sabihin ko na sa inyo, ang gagamitin ninyo is RMO 15-95. Diyan tayo ngayon mag-uusap sa susunod na pag-ano natin, pag-kikita. So, ang suggestion ko para matuloy ho natin to, hindi ko kasi pwedeng i-discuss. Matututo yung mga taga-BIR. Matututo sa answer natin. Eh, yun ang iniintay nila eh. Yung answer nyo eh. So, hindi natin pwedeng i-expose sa publiko o sa kasama yung mga BIR officials yung tamang answer. Eh di, babaguhin nila yung mga mali nila ngayon. Sabi nga ni Napoleon Bonaparte, never, never interrupt your enemy when they are doing wrong. Diba? Eh, mali yung ginagawa nila. Bakit natin i-interrupt? Pabayaan mo sila magkamali. No. Ganun lang yun. Never interrupt your enemy when they are doing wrong. Napoleon Bonaparte yan eh. So, ngayon, ang gagawin natin, lahat ng gusto mag-aral, i-click nyo lang yung yes, i-click nyo yung button, at itutuloy ko, bibigyan ko kayo ng Google Meet link at ituturuan ko kayo paano i-handle yung 50% surcharge. At next is pag-usapan natin, ako ay pikun na dahil karamihan ng hinahawakan kong kaso is based ho sa, ang BIR assessment ay based ho sa tawag nito, financial statement. Pakikita ko sa inyo, sandali lang. Ah, yan. Nawala na. Pakikita ko. So, ito ho yung mali. Ayan. Pakita ko at nawala yung aking itinuturo. Pabalik ako dito. Ipalalakihin ko to. Oy, lumaki ka naman. Yun, lumaki. Okay. Ito kasi is advertisement of... Oh, shucks. Masasabi ko yung hindi magandang salita. Advertisement ito ng mga taxpayer ng kanilang kakulangan at masakit sasabihin ko, ano bang magandang salita rito? Kakulangan nila talaga, siguro na yun na lang. Kakulangan sa kaalaman sa taxation. At nakikita na talagang kulang na kulang ang kaalaman nila sa taxation because of this. Ayan. Pag gumawa kasi nito, ha, inilubog mo na yung sarili mo sa putik. Ayan, sandali nga, tanggalin ko na nga ito. Mm-hmm. Left. Yun! Ayan. Ito rin, tanggalin ko na. Delete. Yun. Okay. Ito ngayon, nire-require ka ng BIR na mag-submit ng Statement of Management Responsibility. The problem with many people in the Philippines, pinipirmahan lang to. Pirma ka, sabi nung CPA, pirma. Tapos na, pumirma ka eh. Oh. Hindi mo ba alam kung yung pinipirmahan mo ay ikukulong ka? So, saan yung portion na ikukulong ka? Maliwanag. Dalawang beses mo ginawa. Ito, at ito. Pag sinabi mo kasi yung word na affirm, ha? Pag sinabi mo yung word na affirm, ibig sabihin, kinoconfirm mo, ina-advertise mo sa buong mundo na yung statement na to ay tama. So, pag ito ay tama, gagamitin ngayon to ng BIR laban sa'yo. Ikaw nagsabi. Diba? Sabi ko nga, evidence is king. Do not give BIR officials the evidence. Because the more na nagbibigay ka ng evidence, the more na ginagamit sa'yo yung binigay mong evidence. Parang binibigyan mo sila, ito martilyo, ipalo mo sa ulo ko. Diba? O sino nasaktan? Yung ulo mo, hindi yung ulo nila. Kasi yung martilyo, pinalo sa ulo mo. So ngayon, anong gagawin natin? O, ito ang source ng problem, financial statement. Ito kasing statement of management responsibility. Ito, yan ah. Itong statement of, naka-attach yan sa financial statement.
sa annual income tax return. Ano ba sinasabi mo rito? Ito ang pinakadelikado sa lahat na statement. Sabi mo rito, in this regard, nawala. Yan. In this regard, the management, sino ba yung management? Yan yung taxpayer. Ikaw yan, you. Diba? Ikaw yan eh. Affirms that the attached audited financial statement and the accompanying tax returns are in accordance with the books and records. Naintindihan mo ba yung pinirmahan mo? Sinabi mo, number one, existing yung books. Number two, existing yung records. Yung records, ipinasok mo sa books. At yung nasa books, pinasok mo sa tax return at pinasok mo sa audited financial statement. Kumbaga, may tatlo ka o apat na baso. Yung laman ng baso number one, ganun lang kasimple. Hindi ko maintindihan bakit itong mga CPA, hindi maintindihan din yung sinasabi ng batas. May lamang tubig. Baso. Baso number one, may lamang tubig. Oy, mga CPA, makinig kayo sa akin. Ha? Bakit? Kung yung baso number one na ang tawag ay records, sabi natin, baso records, ang tawag natin sa baso number one is baso records, yung laman nito, ipapasa mo doon, matatapon yung tubig na mainit ko. Yung laman nito, ipapasok mo sa books of accounts. Ang tanong, mababawasan ba yung tubig na pinasok mo sa baso number 2 na ang pangalan ay books of accounts? Mababawasan ba? Hindi, inilipat mo lang eh. Magbabago ba yung anyo? Hindi, inilipat mo lang, tubig pa rin. Magbabago ba yung chemical reaction? Magkakaroon ba ng chemical reaction? Hiwala! So, ibig sabihin, yung laman ng records at laman ng books of accounts, iisa. At yun yung sinasabi mo na ina-affirm mo. Hinayupa ka. Ina-affirm mo eh. Tapos sasabihin mo, hindi balanse, walang laman. Paano ka nagkaroon ng financial statement na yung books of accounts mo walang laman? Eh, ang sabi, ipinasok mo eh. Diba? Napapalakas ang boses ko. Next, meron tayong baso number 3. Yung baso number 3 natin, ang tawag natin financial statement, ang laman, may tubig din na ang pinanggalingan yung baso number 1. Ililipat mo ngayon yung tubig dun sa baso number 2 na ang tawag ay audited financial statement. Magbabago ba yung figure? Magbabago ba yung words? Hindi, parehas lang. Eh bakit binabago mo, ikaw CPA ka? Nagkakaroon ka pa ng adjusting entry. Kaya nagkakaroon ng corruption. Because of your adjusting entry and because of your changing the terminology. O tapos, ngayon may baso number 4. Yung baso number 3 na ang laman ay galing sa baso number 1 originally, ililipat mo ngayon sa annual income tax return, baso number 4. Magbabago ba yung figure? Magbabago ba yung substance? Hindi. So therefore, ang sinasabi mo dito sa Statement of Management Responsibility, ang linaw, complete, correct, in all material respect. Ibig sabihin, from the baso number 1, records, to the baso number 2, books of accounts, to the baso number 3, financial statement, to the baso, the final baso, baso number 4, annual income tax return, pare-parehas ang laman. Kaya merong corruption because of you accountants, hindi mo naiintindihan yung pinapipirma mo kay bossing. Ang dami kong nakausap ng mga may-ari. Sakit ng ulo. Ha? Sakit ng ulo ng may-ari. Because, yung accountant ang may problem. So, therefore, tanggalin mo yung accountant mo. Yun ang solusyon. Kung may problem, yung bigbibigay problema, accountant, tanggalin mo. Punyeta. Hindi, matagal na sa akin yan. Tanggalin mo. Matagal ka nang binibigyan ng sakit ng ulo.
So, ang source ho natin is to improve itong mga accountants ho natin. Is to improve itong ating financial statement. Na dapat, yan ay reconciled sa original source. Ano yun? Records. Records. So, with that, mga taxpayer kong mahal, again, pwede ho ninyong ituloy itong pag-aaral natin. Wala hong bayad yung susunod ho nating video o lecture. Actual na lecture. Wala hong bayad. Ang inihiling ko lang ho is, kung kayo nanonood ngayon dito, i-like niyo lang. O katulad ni May, ni Jocelyn, ni Jeff, ni Archie, ni G, at saka ni Ging, eh, bibigyan ko na sila ng link sa susunod na lecture natin, pag-uusapan ho natin. Again, paano ho matanggal yung 50% surcharge and ituloy ho natin yung pag-aaral natin sa ating financial statement na dapat na ayon sa batas. So with that, mga ka-taxpayer kung minamahal, peace and happiness be with you for life. Ano ba yung iano ko rito? Ah, yung coaching. And ano to? So thank you very much. Peace and happiness be with you for life. See you later.